Hello mga kachan! Ito ngayon, magluluto tayo ng beef cubes, beef steak kung tawagin. Yung baka natin mga cubes siya, ilulutuin natin siyang beef steak. Kasi usually ang beef steak, maninipis yung hiwa niya para siyang stroganoff. Kaso, malalapad siya pero maninipis. Ito, ang gagawin natin beef steak, yung pang cubes, yung parang pang adobo. Yun yung nabili natin baka. Siyempre, Brazilian cheat meat pa rin siya. Cubes nga lang siya. Hindi ko binili yung maninipis na pang beefsteak. So, subukan natin to. Medyo makapal siya na parang cubes. So, ang ingredients natin, onion, garlic, and then patatas. Yun lang. Siyempre, yung secret sauce, calamansi, toyo, konting soy sauce, lagyan natin konti ng nor. So, maghihiwa muna ako ng sibuyas, mga kachan. Okay? Dalihin ko na. Mga kachan, magdadali na tayo. Dadaliin na natin ang sibuyas. Okay? So, tanggalin lang natin yung balat. Okay? Tabang kamay, no? Tatlo yung kamay ko, mga kachan, no? Or octopus. So, hindi ako magtanggal ng ng balat ng sibuyas. Minsan nasasama ko yung yung tatlong layer. Magastos ako pag nagbabalat ako ng sibuyas. Tanggal ko rin po sa dulo. Ayoko niyan. So, yan. Siyempre, kulang to sibuyas na to. Mamaya, gagawa tayo ng sibuyas yung itatoppings na natin kapag luto na. So, ganito maghiwa mga kachan ha. Simple lang. Okay. Hindi naman ganun ako ka-perfecto maghiwa. Tulad ng mga magagaling katulad nila Ninong Reed. Shoutout sa'yo. Kilapanlasang Pinoy. At si... nag-collab na pala si Panlasang Pinoy at saka si Ninong Re. Si Ninong Re, idol ko. Okay? Naano na natin ang sibuyas. So, ito. Hindi naman ako ganun karami maglagay ng garlic. Okay? Okay na sa akin yung tawag dyan is dalawa o tatlo. Dadalhin ko na lang sa matagal. Pwede natin gawin yan. Napakamabilis na paraan. Diinan. Okay, mga kachan. Diinan lang. Ayawa. Nagal na ang balat ng sibuyas. As bawang. Sibuyas, bawang mga kachan. Okay. Natanggal natin. Okay. Magbabalat. Okay mga kachan, maghihiwa naman tayo ngayon ng baka. Ito yung gagawin natin beef steak. Cube siya. Maliliit lang na hiwa pero hindi siya yung palapad na manipis na palapad. So cubes lang siya, parang adobo. Adobo cubes ang gagamitin natin sa beef steak natin. So, mag-ingat tayo. Matalas to. Meron pa siyang tag price. Pero nalinis na siya, mga kachan. Okay? Ganyan lang. Hiwain lang natin. Bukan naman natin yung cubes. Yeah. Okay. Mga kachan, hugasan na natin yung baka. So, ang gagawin natin is lagyan natin ng smoked barbecue. Konti lang. Ito yung ginagawa ko. Bumibili ako nito. Pang marinate ko lang siya. Ito natin. Para magkaroon ng lasa yung baka, mga kachan. Halu-haluin natin. Siyempre, nagugas tayo mga kachan. Pag-apat, malinis ang mga kuko.
pag naghahalo ka. Hygiene, kapag tayo nagluluto. At malinis si pagkain to. Okay, luhaluin natin ng ilang segundo. Diyan natin haluin. So, lagyan natin ng lemon flavor konti. So, mamaya tayo gagamit ng calamansi na talagang calamansi. Okay. Calamansi. Tapos, lagyan natin siya ng konting asukal. Abot yung asukal eh. Tsaka kutsara. Marinate lang natin siya kahit mga 5 to 10 minutes. Tsara. Haluin. Halo. Haluin na matindi. Pumasok ang lasa sa kanyang mga laman. Okay. Tapos lalagyan natin siya ng kunting sukal. Isang kutsara lang ang kutsan. Okay. Okay. Tapos haluin lang natin. Tapos hayaan lang natin siya ng 10 to 20 minutes na nakababad mga katsyan. Gayos lang muna tayo at gagaya tayo ng patatas. Okay? So, maghihiwa na tayo ng patatas. So ang patatas is ganito kanipis. Matang gamitin ito. Masyadong matalas. Iwan ng patatas na pang beefsteak. Okay. Okay na siya. What we do here is go back. So mga katsyan, ito, nagpapainit na tayo ng kawali. So ang oil natin siyempre, gagamitin natin oil. Hindi pwedeng hindi oil. Okay mga katsyan, so lagyan na natin. Pipirituhin natin. Ano ang pipirituhin? Hinaan natin konti ang boy. So, ngayon lang natin minit na yung kawali. So, huwag natin masyadong painitin kasi masusunog yung ang ating ilalagay na bawang at sibuyas. Okay, mga katsyan. So, ilalagay na natin. Garlic, medyo brown, kahit tulog na nga eh. Okay, lalagay na natin agad yung baka. Ito yung baka. So, ito yung baka. Lagay natin dito mga katsyan. Kumain na natin. Okay.
Haluin natin yung mga katyan. Dyan, nalakasan natin yung apoy para maluto ng gusto yung baka. So, mga katyan, ulitin ko lang, anong luto natin na beefsteak ha? Baka akalain yung adobong baka. Ganito lang yung klase ng paghihiwa ko ngayon ng baka. Hindi siya yung pang stroganoff, hindi siya yung pang beefsteak na malapad na manipis. So, para siyang adobo. Subukan naman natin yung ganitong style. Parang kaldereta siya. Next time, luluto tayo ng kalderetang baka. Susunod, balikan natin yung kare-kare na 2.0 version. Kasi nagluto na ako ng kare-kare nung nakaraan last year. Kanyain natin siyang kumulok. Luto siya sa kanyang sariling mantika. Okay, kailangan. Malambot naman itong baka na ito eh. Brazilian ito. Hindi mo na kailangan ito i-pressure po siya. Lambot siya kasi yung hiniwa natin kanina, mapapansin ninyo, napakadaling hiwain. Wala naman siya masyadong liter at saka taba, mga katsya. So okay itong baka na ito. Mabilis ito maluto. Yan lang natin na sa kanyang sariling mantika. Okay, balikan ko kayo mga katsya. Okay, mga katsya. Luto na yung baka natin. So lalagyan na natin siya ng mga seasoning. So ito yung seasoning niya. Natin ang toyo. Then, alamin natin ang tagalisi. Halo-halo din ang natin. Ilalagay natin yung patatas. Kasi yung patatas, medyo matagal siya maluto. Baka luto na to. Muna pa natin ito binanatan. 10 to 15 minutes yun. Maano lang naman yung baka, medyo malambot naman siya. Hindi siya kailangang i-pressure cooker. Kasi Brazilian chill mix. Walang taba-taba. At saka walang litin. Siya, pure beef siya. Okay? So, ang gagawin natin. Ilagay natin yung patatas. Ito yung patatas natin. At yan. So, ang dami nating patatas eh. So, sagang maluto yan, yung patatas niya. Natin itong ito, malinis naman ito. Itakpan lang natin yan. Ayan mga katsyan. So, tingnan natin. 5 minutes. Silipin natin. 5 to 10 minutes. Kung luto na yung patatas. So, silip-silipin lang natin. Nasa, hindi naman ganun kalakas yung apoy natin mga katsyan. Okay? Mag-iiwa na tayo ng sibuyas para sa ibabaw niya. Okay, tapos kakatasan natin siya ng konting natural na kalamansi. Balikan ko kayo. Okay mga katsyan, ito na yung patatas at saka yung baka. So, ang huli natin na ilalagay yung isang natural na kalamansi para talaga maglasang medyo maas.
ganun kaalat kasi kumang ko na siya mga kachan. So talagang paborito ko kasi yung lunch. So gagawin na natin. Taluin muna natin bago natin siya lagyan ng mga binog-binog na sibuyas. Okay? Beefsteak siya mga kachan. Beefsteak ni Kachan. So, huwag natin overcook yung patatas. So, huwag natin overcook. So, pansin ko, paano nyo malalaman na luto na yung patatas? Siyempre, pag ginanon nyo, medyo malambot na. Kailangan medyo yung patatas, hindi naman ganun patigas, hindi ganun kalambot. Medyo pagkagat mo is may tigas konti naman. Huwag naman yung overcook. So, i-ano na natin. Hinaanan natin siya. Hindi natin kailangan siya yan. Sarap? Okay, so hindi siya maalat. So hindi siya parang sinigang yung sabaw. Ganyan lang yung tamang pagluluto. Sauce lang dapat yan. So tamang timpla, sarap. So sarado lang natin para yung ibang patatas na makapapal yun naman yung lumambot. The rest is fine na. Okay? So mga 5 minutes, good to go na to mga kasya. Okay? Salamat mga kachan. So panoorin niyo lagi ang video ko about sa pagluluto at iba't ibang pagbablog ni Kachan. Suportahan niyo sana ako para lalo pang dumami ang aking subscriber. Okay, bye-bye Kachan. Peace.